Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, at kung ano mang oras kayong abutin sa panonood at pakikinig ng bidyong ito, marami po salamat sa patuloy na pagtangkili sa mga uploads ng Precious Coins Showroom. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe upang ma-update naman po kayo patungkol sa mga coins na inyong iniingatan. At nadako na po tayo sa pag-uusap natin ito patungkol sa 5 peso Philippine Money Nonagon Shape Coin BSP Mint Coin. At ang picture ng baryang ito mula 2019 hanggang 2020 ay nickel plated steel para sa kanyang composition, at meron itong timbang na 7.4 gram, at may diameter na 25 millimeter, at meron itong thickness o kapal na 2.2 millimeter, at may edges na plain. At dadako na po tayo sa mintage ng mga baryang ito. Ang 2019 Nonagon Shape 5 peso coin, may mintage po itong 9% mintage o kopya na available po sa ating sirkulasyon. At para sa 2020 Nonagon Shape 5 peso BSP Mint ay meron itong 14% mintage, at available po ito sa ating sirkulasyon magpasanggang ngayon. At ang dalawang ito na inyong nakikita ay tinatawag na error coin, at napapansin ninyo sa gilid ng baryang ito ng 2019 Nonagon Shape 5 peso BSP series coin, ito po ay tinatawag na extra metal error sa kanyang gilid. At sa kanyang bandang likod ay medyo rust. Pero halos lahat ng ganitong uri ng barya ay ganito ang kanyang itsura, medyo rust. At dadako po tayo sa coin number 2, ang 2020 Nonagon Shape 5 peso BSP Mint Coin. At ang error nito ay matatagpuan ninyo sa bandang ilalim ng baba ni Andres Bonifacio. Ito ay tinatawag na extra metal error. At makakatagpo rin tayo ng mga error sa kanyang pangalan. Ang salitang o ang pangalang address ay naging salitang Andre, nawala na yung S sa kanyang bandang ulihan. Ang tawag po sa error na ito ay adjustment error. Gayon din naman sa bandang ibaba ng 5 peso, nawawala na yon o nabubura na ang bahaging ito ng kanyang barya. Ito ay tinatawag din adjustment error. At sa bandang kanan ng salitang 5 ay nabubura na rin. Ito ay tinatawag na ring adjustment error. At mapapansin po natin sa kanyang gilid
ay medyo siya'y nakaangat. At maaari din itong tawaging clamshell split na naging common na sa pagmimintage ng bariyang ito karamihan. At medyo prospok ang kanyang harapan at sa bandang likuran. Marami po salamat at muli, huwag nating kalakalimutan, igit sa lahat, sa kasalapiman o sa kayamanan, Diyos ang dapat nating pagtiwalaan, siya lang ang dapat nating tawagan. Marami po salamat at God bless you all.